now it's coming. Okay, so just wait for the hardest part, okay? Yeah, it's there. Okay. Allow the breath and push. 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 Yes, yes, yes. And once again. Longer. Okay. And rest. And breathe. Okay, so just wait. Breathe. Now it's coming. Okay, so just wait for the hardest part, okay? Yeah, it's there. Okay. Allow the breath and push. 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 Yes. Yes, perfect. Perfect. Like that. Like that. Don't stop. Okay. And much more. Yes, perfect. And now breathe. I know it's hard. Okay. Lily is here. What time? She's 59. She's tall. 54 cm. 54. Guys, Gerlin deliver. And I'm very happy we deliver in this hospital, private hospital, second time. Because everything is perfect, you know, and it's cheaper than in Philippines. I have the experience in public hospital in Poland, and really little pay to private hospital and deliver in here or another private, I don't know. I need to walk little after deliver, get bread. And I go back to Gerlin. Now checking everything, checking the baby. Huh? And from here it's very nice. Because the Lily. Welcome to the world. I'm so happy she came out already. Maybe you start 6, it's 9 hours. 9 hours? But it's okay as long as... Looking from 2, it's still 6 hours. I'm wondering if she gets some milk. I don't know. Matt will be happy. See the sister. Hi guys. Char. So finally, nakaraos na rin kami ni Lily. Si Tata napakaano niya, pagod na pagod siya kasi wala siyang tulog kagabi, 'di ba? Wala siyang tulog. Kasi akala niya hindi ako mag-labor ngayon. Tapos ayun, ngayon lumabas si Lily. Mga around 8:59 AM ng umaga. Char, AM ng umaga pa. So ayun, as of the moment, nakaligo na ako. Fresh na naman, Char. Tapos, pagkatapos ko pala kanina ng nanganak, is meron akong bleeding sa uterus. So, ayan, you know, under observation ako kasi nga nagbe-bleed yung aking uterus. And si Tata, of course, kung naririnig nyo, pagod na pagod yan. Kasi sa kakacheck sa akin at saka kay Lily. Si Lily at the moment kaya nasa nursery room siya. Kasi mamaya pagising niya is papatry namin, papatulong ako makuha yung aking milk. Kasi pinasa ko si Lily kanina after niyang lumabas. Pero,
tinutulak niya after niyang nagsak ng ilang minuto kasi parang walang lumalabas. So, pinupush niya yung didi ko. So, sabi ko sa nurse na, can you help me about that? So, sabi niya, dahil tulog pa si Lily, eh, mamaya babalik siya pag gumising si Lily. Yeah, and si Matt as of now, kay Ate Nieva siya, kukunin siya ni Tata kasi si Ate Nieva ay babalik na sa trabaho. Alam nyo, si Ate is nag-Germany siya last time, no? But I'm so thankful na laging nandyan si Ate Nieva sa amin every time na nagninid kami. Thank you kayo again, Ate Nieva, and to the family na nagbabantay kay Matt ngayon. Yeah. Tapos, mamaya is uuwi na si Tata. Pag si Lily ay babalik dito, uuwi siya, kukupunta siya kay Ate Nieva, kukunin niya si Matt kasi babalik si Matt sa school. I think mag-change kami ng schedule niya, mga 8 to 5 siya magsistay sa school niya kasi para marami siyang tawag naman, marami siyang matutunan ba? Kasi pag nasa bahay lang ay boring din, wala siyang mga activity. So, isi-share ko lang yung napifeel ko kanina guys, as in, diba yun na yung nangyari, pumunta kami dito mga around 12 to 1, yeah. Tapos pag-checking nila is 3 a.m. Tapos, after nilang na-check, itigil muna ako, checking of the heartbeat. Then, after that, yung contraction ko kay nagsunod-sunod na. Like, sumasakit na siya ng tudong-tudo. Kaya, nung nag-7 a.m. na ako, guys, parang feel ko kay hindi ko na kaya. Kaya, naka-pa-epidural talaga ako, guys. Napakalaking tulong ng epidural. As in, dati is natatakot ako, pero takot naman ako until nung tinusukan ako, guys. Pero, napakalaking tulong niya talaga. Of course, nandiyan din si Tata. Sabi din niya na meron din daw siyang ganun dati nung na-operasyonan siya. So, naglakas loob na lang din ako na, okay, I will take that. Then, ayun, nagpirmahan sila. Si Tata yung nag-fill up sa aking form. Sa ano lang talaga, sa yung last nag 10 a.m. na ako, grabe na talaga yung sakit. Oh my goodness, but finally, Lily is here. And thanks be to God. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord. Hindi mo kami pinabayaan. And ito na nga, we are trying to get some sleep. Pero nga, hindi pa ako nakakatulog ng continuous kasi chine-check pa nila ako as of the moment. Chine-check nila yung kalagayan ko, especially yung bleeding uterus ko. Tapos, si Tata yung nag... Grabe yung tulog. Needed ko rin talaga si Tata kasi yung iba, hindi sila nagsasalita ng English. But mostly dito, isa sasalita sila ng English. Meron lang isa, dalawa, something ganun. But at least... kanang nag-English sila dito guys, kaya I'm so happy in this hospital na napaka-supportive din ng kanilang mga staff at friendly and approachable. So i-update ko kayo again ko. Ay, gusto niyo makita yung chan ko? Ito na siya guys, oh. Tcharan. Oh, kasi tumayo, kasi pag tumayo ako na agas-agas ba nag-ano yung mga dugo. Tapos na, makuyawan, ganit ko. Nag-worry ako. Especially pag babangon ako, nakaka-feel ako na gaagas yung aking dugo. So, much better nakahiga ako. Importante, nakaligo na ako, nakaihi. Yan, umihi na ako, guys, kasi that's the most important. Hindi sana ako maliligo kanina, pero baka pagalitan ako ni Doc, kaya naligo na ako. Nako, after kumain, grabe yung gutom ko, as in, hindi ka pwedeng kumain when you are in the operating room. Baby Lily, where? Huh? Baby Lily, where? Lily? Uh-huh. We sent to another family to take care of. Hello, guys. 2 a.m. dito, March 6.
Hindi ako makatulog kasi nga nagko-contract pa rin ako after delivery. Tinawag ko naman yung ano, yung nurse. Kasi meron ako ditong ano, pag ninit ako ng help ay, or may question ako, mag-press lang ako ng button. Tapos ayun na nga, sabi niya is normal lang daw may contraction after delivery. Hindi pa rin ako makatulog. Grabe, ang sakit-sakit. Nag-contract talaga siya. Like nung nagla-labor ako. Yun yung feeling. Yun yung aking, ano, giliran ko. Tarang! nandito lahat sa gilid ko kasi nga ayaw kong tumayo. Every time na tumatayo ako, maraming, tawag noon, maraming lumalabas sa dugo. Tapos meron pa akong apul-apul na lumalabas. I don't know if it's normal. Mag-a-ask ako kay nurse mamaya, ang normal lang ba yung may apul-apul. Kasi nga, di ba, meron akong bleeding uterus. And ina-obserbahan nila ako. I need to ask more question about what I feel. Para maintindihan ko rin. Yeah. So for now, I'm gonna practice first how to sleep again. Kasi nga, wala pa talaga akong continuous na tulog after delivery. Tapos, 3 days lang ako dito. And this is my second day. And pagdating sa bahay, I don't know what will happen, you know. But I really need to, rest for a while before making anything else.